Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Narito na ang headlines sa IZ Balita Nationwide, panghapong edisyon, ngayon ay August 24, Lunes. Polo Sulu, niyanig ng kambal na pagsabog, 11 katao, patay. Mangan, magkaangkas sa motor, obligado ng magsuot ng full face helmet. Pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, inaasang makokontrol na sa buwan ng Setyembre ayon sa isang eksperto. Isinusulong na revolutionary government ng isang grupo na sa final stage na, RevGov, walang support ang makukuha mula sa Malacanang. Balita sa ibang bansa, Hong Kong government magbibigay ng libreng COVID-19 test sa higit 7 milyong mga residente. At sa balitang pampalakasan, karawan ng yumaong NBA superstar na si Kobe Bryant, ginunita ng iba't ibang mga fans sa buong mundo. Sa health news, ang madalas na pag-exercise, nakapagpapabata raw ayon sa mga eksperto. At balitang showbiz, mga estudyante apektado ng COVID-19 pandemic, tutulungan ng aktres na si Carmina Villaruel. IZ Balita Nationwide. Headline, sakala po naman ang ating regular na katandem Mon Ilagan. Kami muna ang inyong maging tagapagbalita. Ako si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Sa detalye, 6 na mga sundalo at 4 na sibilyan ang namatay sa kambal na pagsabog sa Holosulu. Pumigit kumulang rin sa 40 katao ang sugatan sa insidente. Nabibilangan ng 18 sundalo at 22 mga sibilyan. Ayon kay Major General Corleto Binluan, ang hepe ng Western Mindanao Command, naganap ang unang pagsabog bago mag-alas 12 ng tanghali kung saan 5 sa mga sundalo at 4 sa mga sibilyan ang namatay. Samantala, ang ikalawang pagsabog ay nangyari alauna ng hapon kung saan nasawi naman ang isang sundalo at isang babae na inihinalang dayuhang suicide bomber. Liyanig ng kambal na pagsabog ang barangay Walled City, Holosulu. Ang unang pagsabog ay naganap bago mag-alas 12 ng tanghali sa loob ng Paradise Food Shop sa Tabu, BG Computer Staff Shop. Makaraan lamang ang isang oras ay muling nagkaroon ng pagsabog sa pareho na rin barangay sa harap naman ng DBP Bank. Patuloy ang investigasyon at pagtukoy sa mga sugatan hanggang sa mga oras na sinusulat ang balitang ito. At kaugnay niyan, nangyaring pagsabog nga sa Holosulu, kinundena ng isang mambabatas. Detalye, Patrol 7, Jill Resontok. Paring kinundena sa Kongreso ang panibagong insidente ng pambubomba sa Holosulu. Bate sa report, bago mag-alas 12 ng tanghali, na maganda pang insidente na sa barangay Wall City sa Holosulu, particular sa loob ng Paradise Food Shop sa tabi ng Syntax Computer Shop. Ayon dito kay Congressman Jericho Nogales, marin nilang kinukundina ang pambubomba sa Holo na isang malungkot na paalala kung bakit kailangan labanan ng terorismo sa bansa. Anya, ang terorismo ay isang clear and present danger sa bansa. Umasa siya na mahuhuli ang madadrip ng Joint Task Force through ang mga nasa likod ng pambubomba. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente at di ba matukoy ang mga nasa likod ng pagpapasabog. Ito si Patrol 7 na Jill Rosanugura sa pinagtanong sa CWIZ. At kung ganyan, ipinag-utos na rin ng Philippine National Police ang pagsisiyasat sa nangyaring magkasunod na pagsabog sa Holosulu na ikinamatay ng hindi bababa sa 5 tao. Ayon kay PNP Chief General Archie Gamboa, inatasan na niya ang Police Regional Office sa BARM at ang Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region na tiyakin na mapananagot ang mga nasa likod.
ng nasabing pagpapasabog na naganap nga dakong alas 11:53 kaninang umaga. Batay sa paunang report, agad na rumispondi naman sa pinangyarihan ng pagsabog ang elemento ng Hulo Municipal Police Station upang agad na mailikas sa mga sugatan at upang matiyak ang kaligtasan din ng mga residente sa naturang lugar. Positibo ang UP Octa Research Team na mapaflatten ang curve ng COVID-19 sa Pilipinas sa katapusan ng Agosto o hanggang Setyembre. Ayon kay Professor Guido David, miyembro ng UP Octa Research Team, bumabagal na ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila lamang anyam mula sa dating 1.5 na RNAT o reproduction rate at bumaba na ito sa 1.1%. Ang RNAT ay bilang ng mga taong pwedeng hawahan ng isang positibo sa virus. Sinabi ni David na lalo pang makikita ang pagbaba ng COVID cases sa bansa sa susunod na 2 linggo kapag nakita na ang epekto ng ipinatupad ng modified ECQ. Alas 4:09:54 segundos, nilinaw ng Food and Drug Administration, so FDA, na idadaan pa sa phase 4 trials ang bakuna kontra COVID-19 na coronavirus disease. Ito'y bilang bahagi ng post-registration process ng mga bakuna. Ito ang naging paglilinaw ni FDA Director General of Health Undersecretary Eric Domingo, kung saan sinabi niya na hindi magagamit para sa public vaccination ang isang bakuna kung hindi nakumpleto ang phase 4 ng vaccine trial. Sa ilalim ng Bayanihan 2 o Bayanihan to Recover as One Act, mayroong provision para sa mabilis na procurement ng bakuna laban sa COVID-19. Kaugnay nito, sinabi rin ni Domingo na pag-aaralan din ng Health Technology Assessment Council ng DOH ang bakuna para matiyak na maaari itong magamit para sa mass vaccination patapos ang phase 3 trial. Sa kayo, sinabi ni Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Philippine Council ng Health Research and Development, na kanilang nang pinag-aaralan ang unang batch ng bakunang ginawa ng Russia. Aarangkada na ang phase 3 clinical trials ng Sputnik V vaccine sa Pilipinas sa darating na Oktubre. Pinag-aaralan na ng DOH o Department of Health ang pagbili ng PPE o Personal Protective Equipment mula sa mga lokal na manufacturers. Ito ang naging reaksyon ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kaugnay ng naging paratang ng CPMPO, Confederation of Philippine Manufacturers of PPE, na mas tinatangkilik pa ng pamahalaan ang pagbili ng mga PPE mula sa ibang bansa. Ayon kay Vergere, suportado ng pamahalaan ng mga lokal na supplier sa bansa kung saan nagkikipag-ugnayan na anya sila sa DTI para makapag-produce na ng mga dekalidad o medical grade na mga PPEs. Kaugnay nito, hindi naman ipiniliwanag ni Vergere kung bakit hindi prioridad ng DOH ang mga lokal na mga manufacturers ng PPE simula nang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Aprobado na ng U.S. Food and Drug Administration ang paggamit ng blood plasma mula sa mga gumaling sa COVID-19 bilang gamot na rin sa naturang sakit. Ayon sa US FDA, napatunayan na nakakaiwas sa kamatayan at gumagandang kalagayan ng mga pasyenteng nabigyan ng blood plasma sa unang 3 araw matapos ma-hospital dahil sa COVID-19. Nakita umano ng ehensya daligtas at epektibong blood plasma mula sa 20,000 pasyente na ginamot ng blood plasma. Tinalakay ng mga otoridad ang isang gym sa Quezon City dahil sa patuloy na pag-ooperate nito sa kabila ng umiiral na GCQ o General Community Quarantine sa buong Metro Manila. Kaugnay ito ng ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Task Force Disiplina na pinanguna ni Rodolfo Leyco Jr., kung saan naaktuhan pa nilang nag-workout ang mga nasa 12 katao nang wala man lamang suot na face mask. Dahil dito, agad namang dinala ng mga otoridad sa presinto mga naaktuhang nagwo-workout kung saan maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 13332 o ang mandatory reporting of notifiable diseases and health of public health concern act. Matatandang ipinagpaliban muna ang pagbabalik operasyon ng mga gym sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng buwan ng Agosto. Sa ating COVID update, sumampa na sa 23.31 million ang bilang ng kaso ng COVID-19 o coronavirus disease sa buong daigdig. Batay sa pinakahuling tala ng WHO, World Health Organization, sa naturang bilang ng kabuuang kaso ng COVID-19, nasa 805,000 na ang bilang ng namatay, habang nasa 16 milyon naman ang gumaling o nakarecover mula sa COVID-19. Sa ngayon, nananatiling ang Amerika
ang bansa na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 matapos umabot sa 5,600,000 ang kaso ng COVID-19 sa Estados Unidos. At kaugnay niyan ang bilang naman ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, halos nasa 200,000 na. Dagdagang detalye, Patrol 5, Ayayupangko. Malapit na umabot sa 200,000 ang kaso ng COVID-19 sa bansa sa pinakahuling tala ngayong araw ng Department of Health o DOH, na dagdagan pa ng 4,686 ang kumpirmadong kaso, dahilan para umabot na sa 194,252 ang kabuuang bilang. Ang mga iniulat na resulta ay isinumiti ng 95 mula sa 109 operational laboratory. Nasa 729 naman ang naitalang recoveries, kung saan umaabot na sa 132,042 ang mga gumaling sa sakit. Sa bilang ng bagong naitalang kaso, 4,045 ang iniulat mula August 11 hanggang 24. Ang top regions na may mga bagong kaso ay ang National Capital Region na may 2,242, Region 4A 723 at Region 3 285. Nakapagtala rin ng 13 patay, kung saan umakit na sa kabuuang 3,010 ang mga pumanaw sa COVID-19. Sa naturang bilang, 6 ang nasawi noong July at August at isa naman noong June. Mula naman sa NCR, ang 8 sa nasawi, habang sa Region 4A ay 2 at 1 naman sa Region 7, 5 at 11. It is Patrol number 5. Ay upang panukulat sa Implementado ng Lakas, DWIC. Samantala, ang isinusulong na revolutionary government magdudulot lang daw ng hidwaan at pagkakawatak-watak sa ating lipunan. Ang detalye na balitang ito magmumula kay Patrol 19, Selly Bueno. Selly? Magdudulot lang ng malalim na hidwaan at pagkakawatak-watak at lipunan ang sinusulong na revolutionary government. Hidwaan kay Senator Sherwin Gatchalian ay dahil sa ilalim ng itinapanawagang revolutionary government ay bubuogin ng mga government institutions tulad ng Senado, Kamara de Representantes at Hudikatura. Gayun, Gatchalian, ang kailangan natin ngayon ay pagkakaisa at pagtutulungan para mapahupa ang paglaganap ng COVID pandemic. Sinabi pa ng Senador na ang hangarin ng grupo ay mag-shift tayo sa federalismo, bagay na tinutulan ng ating mga economic managers dahil lilikha daw ito ng fiscal instability at ng malawakang fiscal deficit sa ating budgeting system at maaaring magbagyang bangkarote ang ating gobyerno. Kung ngayon anya tayo magpe-federalismo, mas malaki ang magiging problema ng bansa dahil saan tayo kukuha ng panggasto sa paglaban sa COVID-19 pandemic. Sa tingin ni Gatchalian, gusto lang sumipsip at mapalapit sa Pangulo ng grupong nagsusulong ng revolutionary government. Ito ay ang grupo na Mayor Rodrigo Duterte National Executive Council. Ito sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong nakasa DWIZ. At mula dyan sa Senado, dumako tayo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nagpapatuloy ang debate hinggil sa ratifikasyon sa Bayanihan 2. Ang detalye, Patrol 7, Jill Resontok. Umapalaga ang administration congressman, Deputy Speaker Enrique Duterte at Minority Leader Denny Abante sa delegasyon ng Senado na di umano ay mayroon mga personal gain na motive ang Kongreso sa pagsabatas ng Bayanihan 2 to recover as one bill sa Congress. Sabi ni Congressman Enrique Duterte, itong si Benny Abante, na walang katotohanan ang mga pasaring na ginawa ng mga senador sa may kaugnayan sa sinasabi nitong si Senator Juan Miguel Zubiri na ang mga senador daw puro advocacy lang sa Bayanihan 2, sabalit yung iba daw ay mayroong ibang motibo sa natang panukalang batas. This unwarranted insinuation. Your Honor, Mr. Speaker, ako po naguguluhan. Wala naman talaga mali daw. Kaya nga, it's just right. Na ilabas na lang nila po yung transcript at video recording para mapanood ng taong bayan po kung ano po ang nabigay contribution ng Duterte, ano nabigay contribution ng Senado, at yung sinasabing in-insinuate na mayroon po tinulak na
Duterte at rank? Bahagi ng pahayag ito sa Congressman Enrique Duterte at si Penny Abante sa plenary interpretation na magkakunay sa ratification by the end to recover as one bill. Ito si Dr. 7 na G plus ang napulat sa IMP na ito ng CWIZ. Samantala, kaugnay sa pagsabog sa Hulusulu. Alamin natin ang karagdagang detalye ng balitang ito. Magbumula sa atin sa ating correspondent mula po dyan sa Mindanao sa umagitan ni Rick Klett. Rick, go ahead. Yes, anim ang patay at kabilang ang 2 sibilyan, 18 sundalo ang sugatan, habang 22 sibilyan naman ang sugatan sa isang malakas na bombang sumabog malapit sa barangay World City Hulusulu, partikular sa loob ng Paradise Food Shop katabi ng Syntax Computer Shop bandang alas 11:53 kaninang umaga. Matapos ang nasabing pagsabog, rumisponde ka agad ang mga element ng Hulu Municipal Station upang ikondo na ang lugar at upang ilikas ang mga casualty. Nagpadala naman kaagad ang EOD, ang PNP upang imbestigahan ang pagsabog dahil baka mayroon pang mga natitira na pang pagsabog. Sumugod din ang mga membro ng suko upang i-process ang nangyari sa lugar. Patuloy pa ang investigasyon at processing sa nangyaring insidente. Sa unang ulat, 6 ang namatay na kinabibilangan ng 4 at 2 sibilyan. Ang bombang sumabog ay hindi karayuan sa lugar na malapit sa simbahang Katoliko na pinasabugan din noong kung saan namatay ang 20 katao noong 2019. Naggalat ang mga silang bagay at mga katawan ng tao katabi ang military truck sa kinumpirman din na ulat na may 2 pagsabog pa ang nangyari sa lugar. Ayon sa pinakauling balita, 6 sundalong patay, 18 ang sugatan at 20 sibilyan pa ang sugatan. Hanggang ngayon, wala pang umaangkin na responsable sa pag-atake. Ang Sulu ay kilalang pinagpupugaran ng lugar ng grupong Abu Sayyaf na kay alyado ng ISL o ISS o ISIS o ISIS. Matagal na nakipag-away ang Abu Sayyaf para sa independence sa southern region ng Mindanao na kanilang kinikilalang kanilang ancestral homeland dati pa noong pre-Spanish colonial period. Ang grupo ay notorious sa kidnapping, robbery at pagpasabog ng bomba. Mula rito sa Mindanao, ako si Rick Tagulat para sa Hintilang May Totong Lakas, DWIZ. Following Standard Time, alas 4:21 ng hapon. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Alas 4:23 ng hapon, sa huling bahagi ng ating balitaan, isinailalim na sa 4 na lockdown ang 5 syudad sa Negros Occidental. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Negros Occidental, kabilang sa mga lungsod na isinailalim sa lockdown ang Bacolod, Bago, Talisay, Silay, pati na ang bayan ng Murcia. Sa pag-iral ng lockdown, epektibo mula Biyernes, Agosto 28, magsasagawa ng mass testing sa mga nabanggit na lugar. Maigpit na ipatutupad na ang no-vendor policy sa pinasisinayang Lagos-Linad underpass ng lungsod ng Maynila. Ito mismo ang sinabi ni Manila City Mayor Isko Moreno matapos ng pangunahan ang ribbon-cutting ceremony sa pagpapasinaya sa Lagos-Linad sa naisinailalim sa rehabilitasyon. Bukod dito, maigpit din ang pinatutupad ang pagbabawal sa vandalismo at mayroon na anyang mga ikinabit na CCTV sa naturang underpass para ma-monitor ang lahat ng aktividad dito. Kaugnay nito, agaw pansin din naman ang mga naglalaki ang mga mural sa underpass na nagpapakita ng yaman, kultura at kasaysayan ng bansa. Sa ngayon, umapila naman si Moreno sa publiko na panatiling malinis ang Lagos-Linad. Sa ilang pamalalaking ulat, nasa final stage na raw ang sinusulong na revolutionary government ng People's National Coalition for Revolutionary Government and Charter Change. Ayon kay Bobby Brillante, ang National Coordinator for Revolutionary Government Committee, 2 na silang nag-iikot-ikot sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ipaliwanag ang tungkol sa RevGov. Sa ngayon, aniya, naghahanda na silang mangalap naman ang lagda upang ipresenta sa Kongreso at kay Pangulong Duterte at patunayan ang hinaing ng taong bayan na humihingi ng pagbabago. Nagkakasarin aniya sila ng National Caravan mula sa Cagayan hanggang Mindanao at pabalik ng Metro Manila upang idulog sa Malacanang ang kanilang plano at tanungin ang Pangulo kung handa ba siyang pamunuan ang ipatutupad na nilalaman ng kanilang manifesto. Paliwanag ni Brillante, ang RevGov ay isang panandaliang extraordinary power para linisin at palitan ang anyay corrupt at bulok na political system upang muling buuin
ang mga institusyon, pabilisin ang justice system at delivery ng mga serbisyo sa mamamayan. Sa ilalim ng RevGov, mawawalan na ng visa ng 1987 Constitution. Masususpindi ang batas at institusyon. Mababakante ang lahat ng elective at appointed position para palitan ng pro-people-oriented na mga OIC. At ito ay tatagal lamang doon sa panahon ng panunungkulan ng ating kasalukuyang presidente at vice presidente na hindi lalampas doon sa June 30, 2022. Dapat kasi ang isang revolutionary government bilang emergency measure ay meron timeline, hindi yung pwede forever tulad ng ginawa ni Marcos na nag-declarat siya ng martial law. Ay inasahan natin na ang revolutionary government ay tatagal ng isang kalahating taon o isang taon hanggang yung mga pagbabago ay nagawa, lalo-lalo na yung pagtatatag ng bagong konstitusyon. Si Bobby Brillante, National Coordinator for Revolutionary Government Committee sa panayam ng DWIC. Samantalang kinabahala naman ng isang political analyst ang paglutang muli ng grupong nagsusulong ng revolutionary government. Ayon kay Professor Ramon Casible, bagamat kasama sa kampanya ng Pangulong Rodrigo Duterte ang usaping ito, ang tingin niya sa paglutang muli ng issue ay paghanda para sa eleksyon. Sinabi ni Casible na sa ngayon ay lumalabas na opinion lamang ng mga miyembro ng Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee ang usapin ng revolutionary government, pero ibang usapan na niya kapag nagkaroon na ng pagkilos para maipatupad ito. Na lumalabas ng ganyang mga usapin, eh hindi mo maiwasan na pag-isipan na nakaugnay ito sa sunod na eleksyon. At ito yung nakakabahala, no? Kailangan pang bantayan kung ano ba talaga yung tinutukoy ng mga nagsasabi nito. Kasi sa tingin ko, wala namang dahilan para hindi tuloy yung eleksyon. At hindi pwede sabihin na magulong Pilipinas, ano? In fact, may mandato ang gobyerno, including ang presidente, na ituloy ang eleksyon natin na normal. Si Professor Ramon Casible sa panayam ng DWIZ. Bayanihan 2, hindi na dapat maging saninang bangayan sa Senado at Kamara de Representantes. Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Too little to fight over. Ito ang reaksyon ni Senator Aimee Marcos sa naging patutsadahan ng ilang senador at kongresista higil sa naaprobahan sa BICAM na Bayanihan 2 o yung Bayanihan to Recover as One. Giit ni Senator Marcos, napakaliit o kakarampot ang halagang sangkot sa Bayanihan 2 para maging sanhi ng bangayana. Ayon si Senadora, matuwa na lang sila na kahit limitado yung budget, nagawa nila ng paraan na makapaglaan ng pondo sa lahat ng sektor na apektado ng pandemya. Sa ratifikasyon kasi ng Senado sa Bayanihan 2 ay may nagkomento na senador na lahat daw na isinulong nila sa Bicameral Conference Committee ay walang mga personal na mga interes o agenda. Bagay na dito ay medyo napikon Senator Pia Caetano at itinagtanggol niya ang Kamara dahil ang namumuno daw doon ay ang kapatid niya na itong si House Speaker Alan Peter Caetano. At pagkatapos nito ay meron naman sa panig ng Kamara na nagsalita na kung saan sinabihan ang mga senador na para daw ang ginagawa ay in aid of re-election. At meron pa nga nagsabi na pathetic at schizophrenic daw itong itong ginamit na salita ng isang kongresista para isilarawan itong ginagawa ng mga senador, bagay na hindi nagustuhan nitong sina Senator Juan Miguel Zubiri at maging ni Senate President Vicente Soto III. Pero ayon nga sila mga senador, hindi na dapat palakihin pa ang issue at hindi dapat maging ugat ng kanilang bangayan itong Bayanihan 2. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa impin ng metodong lakas sa DWIZ. Samantala, obligado nang magsuot ng IZ Balita Nationwide. Balita sa labas ng bansa.
Magbibigay ang Hong Kong government ng libreng coronavirus test sa lahat ng may 7.5 million residente ng Hong Kong simula sa susunod na buwan. Ayon kay Carrie Lam, ang chief executive ng Hong Kong, magsisimula ang voluntary mass testing sa September 1 at tatakbo sa susunod na dalawang linggo. Sakay na sa third wave na ang pandemic sa Hong Kong kung saan isinisisi ang exemption sa quarantine rule ng mga air at ship crews at ilang business travels. Balitang pampalakasan. Nagbigay pagbubugay ang mga mahal sa buhay at mga basketball fans ni Kobe Bryant sa pagdiriwang ng ika-42 taong kaarawan nito. Sa isang Instagram post, nagbigay tribute si Vanessa Bryant sa kanyang yumaong asawa kung saan ipinahayag nito ang kanyang pagmamahal kay Kobe. Kaugnay nito, binuksan din ang mga mural na nagbibigay parangal sa yumaong Los Angeles Lakers star upang alalahanin ang kontribusyon nito sa NBA. Matatandang nabigla ang buong mundo sa pagkasawi ni Kobe matapos na bumagsak ang helicopter na sinasakyan nito noong Enero. Balitang Pangkalusugan. Sa health news, malaking epekto daw ang pag-exercise upang mapigilan ang mabilisang pagtanda o aging ng tao. Kaya pala senyor, hindi ka tumatanda. Isinasailalim sa tatlong iba't ibang exercise program sa mga eksperto ang 72 mga lalaki at babaeng volunteers. At lumitaw sa pag-aral na dahil sa pag-exercise, maraming protina ang nabubuo sa mga muscles at nakapagpapahinto ito sa pagtanda ng cells. Pinabubuto rin ito ang insulin sensitivity ng nagpapahiwatig ng mas mababang posibilidad ng pagkakaroon ng diabetes. Nakita sa pag-aaral na dahil sa exercise, tumataas ng halos 80% ang muscle mass at halos 83% ng muscle strength o lakas ng kamay, edad 60 pataas. Napapabuti rin ito ang physical performance ng mga senior citizens katulad ng bilis sa paglalakad at balanse ng kanilang katawan. Balitang Showbiz! Handa si Carmina Villaruel na magbahagi ng kanyang mga blessings sa estudyante sa pampublikong paaralan. Inanunsyo ni Carmina sa kanyang social media account na magbabahagi siya ng 10 tablet para sa piling mga estudyante para matulungan sila sa online schooling ngayong taon. Ang mga nagnanais sumali ay maaaring sundan ang mga social media account ni Carmina sa YouTube, Instagram at Facebook para makasali. Nakadagdag yung anunsyo ang mga mananalo sa August 29, araw ng Sabado. Una nang nagbahagi ng kanilang blessing sa mga estudyante si Chris Aquino na nagbigay ng laptop habang si Heart Evangelista ay nagkaloob ng mga tablet. Si Edwin Eusebio, wala pa. IZ Balita Nationwide. At sumayin nyo ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide rito sa DWIC. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. At sa ngalan ni Mayor Moni Lagan, ako po si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Babalik si Senyor sa programang... Teka, alas 4.33 na po ng hapon. IZ Balita Nationwide.